And officially weighing in at a 90 kilogram with 180 centimeter reach, put your hands together for Broom, Broom Show! 14 kilograms ang lamang ni Broom Broom Show. Grabe. And his opponent in the red corner tonight, wearing it at red and officially weighing it 76 kilogram, 155 centimeter. Put your hands together for Dasma! Yeah, let's do it! On! Pucha, ready na to. National, pwede pa tumalpak. Let's go! Sige. So, bali, nakikita natin halos 14 kilos ang difference. So, yun. 14 kilos man ang difference, I think. No, 14 kilos, oh. Pero kasi yung ano nila, yung gloves nila, 12 ounce kay, ano, kay Broom Broom, tas 10 ounce kay Dasma. So, kahit pa paano, pero kasi exhibition lang naman to. Yep. So, yun. Kiko, explain natin bakit gano'n, ano? Dahil pag mas mabigat talaga, kailangan mas okay mabigat yung gloves para... Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, MG. MG, salamat again. Sabong International, Kiko Mato, salamat po sa inyong suporta and thank you for watching Battle of the YouTubers. Medyo mahina daw yata yung aking feedback. Pare, Kiko, thank you, ha? Yes, it's good dapat to... mag-welcome sa akin dito. Yes, it's good to have you here, Paukas. Yun. And thank you at pinagbigyan mo kami dahil alam kong busy ka. Buti naman, available lang ngayon. We need someone like you. Ah, well, I need you too, brother. Yes. At nakikita naman natin, first time natin dito ngayon, kasama si Paukast. Yep. Alright, the bell has rang. And okay na, okay na. Ito na, round number one. And this is scheduled for 3 rounds. Medyo malalaki ito. So expect something big at... Kiko, ikaw, nakalaban mo Dasma. Magbigay muna tayo ng background. Kung ano bang nakita mong pagkakaiba dito kay Dasma, pare? Well, si Dasma, relax na fighter yan. As you can see, si Dasma taking his time. Para pumapasok na eh. Pumapasok siya kay Broom Broom kasi malaki si Broom Broom. Yan. Diba? Pag nag-stand ng outside fighting si Dasma, sigurado matatamaan siya. Yun. If ma-utilize talaga yung height and reach advantage. Yes. Pero lamang na lamang itong Dasma, sa tingin ko sa experience and sa boxing skills, parehong orthodox. Kita mo, relax pa rin naman yung stance ni Dasma. At saka siya yung aggressor dito eh. Yes. Baligtad, no? Usually, medyo malaki. Gusto mo makikita mo mga araro. Pero mukhang si Dasma ang umaatake. Hindi yan Ayan. Uppercut. Yun lang. Wild din. Ay! Yan ang, kaya pumapasok si Dasma, sa tingin ko, is maiwasan yung mga haymakers ni Broom Broom Show. Yun ang dapat abangan kasi yung haymaker na yun ang posibleng tumapos ng laban. Yes. And alam mo, sabihin ko sa'yo pare, habang lagi karamihan nakikita ko ulo yung tinatamaan nila, pero kung kita mo kung gano'ng kalaki yung katawan nila, dapat punteriyan din nila yan. Oo. Ang nakapag take advantage ng katawan dito so far si Boy Tapang nung tinira niya si Russell sa katawan. Yun. Kaya naubusan ng hangin si Russell. Natamaan yung bahay hangin niya. Yun. So, ano sa tingin mo? May prediction ka ba dito? Sir Pao Salud? Right now, pare, tingin ko medyo lamato yung ating may experience kasi nakalaban na siya dito. Gusto niyang, siyempre, pagtanggol ang kanyang first win. At 1-0, siyempre, dapat dire-diretso. Sana ang lamado, pero hindi natin pwede i-count out. Ito si Broom Broom. Rugby player ito, ha? Oo. So may tigas. Not until the fight is over. We'll never know kung sino pa tayo. Ayan na, si Dasma. Umaatake na. He's being aggressive. Puro haymakers. At yun lang. Kulang sa timing pare yung malaki. Oo. Pero ang ganda ng condition ni Dasma ngayon compared dun sa time na naglaban kami. Very important at this stage, lalo na sa mga amateur. Conditioning talaga yan. So pag walang condition, mahirap. Kumbaga, pinaghandaan rin talaga to ni Dasma. I'm sure nung sa amin, naghanda siya. Mm. Pero ito, mas doble yung training. Muna, hita ko nga yung mga sparring eh. At hindi pare. Ito, mga kasabong... inaayos ang mga headgear ng mga manlalaro natin. Ayan at papabalikin na sila sa gitna. Referee Alan Alegria? No, Erickson. Hindi, yun si Erickson pare. Hindi, referee. Yan, si Alegria. No. Mga taga-MP Highland yung mga yan. Ayan, 10 seconds, I think that's the clapper. Uy, one shot. And Broom Broom, medyo tulak yung suntok niya eh. Yung pagkakaiba doon. End of round number one. And brought to you by Sabong International. Talpakan na. Kiko,
ikaw muna tatanungin ko, tatanungin mo ako. Anong nakita mo sa first round? Sino ba Llamado sa'yo? Sa tingin ko, Llamado si Dasma. Yep. Mas maraming napalan na shot si Dasma. Mm. While si Broom Broom naman, nakikita natin, hindi pa niya tansya yung ano niya, yung distance. Nakita natin kay Broom Broom, although malaki siya, na talagang hindi pa siya masyado na kulang sa practice, ang tingin ko sa, yung suntok niya medyo mas wild, mas pulido talaga. Oh, mas pulido si Dasma. I agree with you. Ang galing mo. Dasma, I think, got the round number one. But again, we're just the commentators here. Yung mga judges, pare, kaya yung magkakaiba lang corner. Kasi iba-ibang vantage point para makita nila kung ano talaga sa side nila. Kaya minsan magkaiba. Mm. So, ayun, hintayin na lang natin first round. Kakatapos lang at second round. Ito na yung hangin na pinag-uusapan natin. Kitang-kita mo na yung mga hininga nila. Mm. Pero dito naman, at this state, hindi pa yan sagad sa ano, hindi pa yan bumibigay, hindi pa yan napapagod. Itong, I'm sure, may nararamdaman silang pagod, pero hindi pa yan yung todo na pagod na pagod. Hindi pa, I think so. Itong round number two, dito natin malalaman. At saka syempre, yung first round talaga, medyo minsan may gulat factor yan, lalo na sa first timer na si, ano, si Broom Broom Show. Boom, ayun nga lang, na Broom Broom siya doon. Yun lang. Ayan na. Magkakaroon ng confidence si Broom Broom dyan sa ginagawa niya. And this is what I expected, a brawl between two big guys. Ayan na, nag-warning na. Kinakapitan kasi ni Broom Broom, tama ba? Ayan, parang yung strategy mo, pag ginaatake ka na masyado, kapit. And it's the right strategy talaga, lalo na pag medyo feeling mo dihado ng konti at nakakasunod-sunod, yakap. Kumbaga, reset. Ayan na. Pero kinakapitan ni Broom Broom sa ulo eh. Ayan. Tama ba yun? Pwede ba yun sa boxing? Paminsan-minsan. Pwede mong gawin yun. Minsan, gulang ang tawag dun eh. Mm-hmm. Pero pag winarning ang hana, huwag mo na gawin. Mm-hmm. May mga experience sa boxing. Maraming style. Dapat, bawal talaga. Pero minsan, nangyayari lagi yan eh. Ayan na, mga kasabong. Ito na. Bumubuga na si Broom Broom. Nararamdaman na niya. Nako, yan na. Tumama. Oy, pero mali. Mali bumagsak. Nadulas siya doon, I think. Nadulas. Nadulas yun. Sa sobrang lakas ng suntok ni Dasma, siya yung na-down sa sarili niya. Mm-hmm. Pero you have to give it for Dasma kasi hindi rin biro na kalaban si Broom Broom. Malaki siya. Yun. Oo. Kaya nga tayo may weight division. At ito, ilan weight division ang inano nito? Ang tinalon. Oo. Kaya hindi mo rin masisisi si Dasma kung bakit siya pumapasok, kung bakit siya yumayakap. Kasi mahirap matamaan ng isang tao mas malaki sa'yo. Nagreklamo na yata sa likod eh. Tumatama daw sa likod. Alam mo yung mga tama sa likod, bawal. Pero it really happens. Kasi lalo na ito, yung kanina yung pagpasok niya, lampas eh. Tumama sa likod. Ayan, injured na. Ayan ang mahirap. Mukhang injured. Alam mo, honestly, kahit si Dasma nung laban namin, ang dami niyang patama sa akin sa likod. Kasi yung buwelo niya, lapit, boom, tumatama sa likod. Pero, bawal yun. Pero, depende sa tingin ng referee kung sinasadya o hindi. Mukha naman hindi sinasadya, pero sakit niya, pare. Ikaw, tapang mo eh, dahil lumabang sa boxing, naramdaman mo yan, ganyan, kahirap talaga ang boxing, gari. Ayan. Pero na, sana ituloy ito ni Broom Broom. Sana ituloy ito. Tapos reklamo na. Let's go. Hindi. Reklamo siya. Kakaano na dito. Ayan mga kasabong. Meron pong commotion na nangyayari. Si Broom Broom Show apparently natatamaan sa likod. Ngayon gusto niya magpa-check sa ating medical team. Oo. Kung okay lang siya. Solid kasi yung kanina eh. Yung pagkabuelo niya. Hmm. Haymaker sa kayan, sa gut, and masakit talaga yan. Pero, madalas naman matatamaan at matatamaan ka rin eh. Intentional or unintentionally sa likod. Oo. Depende na rin sa'yo yun kung gusto mo ipagpatuloy ang laban. Ngayon, pag sumuko si Broom Broom dito. Huwag naman. Kanino na ibibigay yung panalo? Madi-disqualify ba si Dasma? Ay, depende sa rule yan. Pero, depende sa rule, diba? Dapat, usually pag professional, mayroong certain rounds na pinufulfill bago ma-default, kumbaga no contest. Pero ito, parang lampas kalahati na. De, 3 rounds lang tayo eh. So, baka pwedeng panalo na to si Dasma kung umayaw. TKO ang mangyayari, ganun tawag doon.
Well, sa tingin ko, ang ginagawa lang naman ni Broom Broom ngayon, he's just buying time so then para makahinga siya ng konti. Yan! So alam mo na talaga, kasama lahat niya sa diskarte. Oo, kasama sa diskarte. Again, that's why the referee is very important. Kailangan yung referee natin nakikita lahat. Kasi sila yung magsasabi kung pwede ba yung ginagawa mo, hindi. Kasi nakikita natin, ay parang binabanatan na to. Kaya minsan nag-aaway yung mga judges, commentator. Kasi iba-iba tayo ng perspective eh. But ultimately, the judges will determine who's the winner and the referee will say kung sino. So the fight continues. Yan na. Ayan na. At siya naman ngayon ang gumanti. Siya ang aggressor ngayon. Si Broom Broom Show naman ang aggressor. Taking center of the ring. There's one or two reason. Tingin ko, medyo sense of urgency na rin siya. Ayun nga lang, na-counter kagad siya. Sinalubong niya yung suntok. Inaabangan ni Dasma. Ayan na, diba? Inaabangan eh. Oo. Ang wild. Ang wild nila. Wild. Grabe. Sobrang wild. Wild na to. At sa tingin ko, MG, dapat mag-ano ka na. Ayan na, wild na. Wild, mag-start ka na ng MMA fight. Ay, ako, sabi ko na eh, MMA, ready. Oo. Ang daming gustong mag-ano, mag-takedown. Parang itong dalawa, pwedeng-pwede sa MMA, itong dalawa to. Oo. Rematch MMA kung sakaling ano. Mm-hmm. Pero nakikita mo, at yung basic instinct ng boxer, pag medyo hindi ganun katrain, nagiging wild sila sa bandang uli kasi... Ano na lang eh, basic instinct na yung ano eh, suntok na lang. End of round number 2. At mukhang mas mahirap-hirap ito kung tingnan ko sinong Yamato. Sa tingin mo ba? Ikaw, sa tingin mo. Best effort. I would still give it to Dasma. Dasma pa rin. Yes. Much more active at saka syempre nakikitaan din ng referee pag ikaw yung nagrereklamo, ikaw yung ano, parang ikaw yung mas nasasaktan. Oo. Sa explain ko lang ha, para din sa ano, sa so and I think ito rin, ganito rin mag-judge itong mga professional judge natin. Kilala kasi si Lon, si Allegria, tsaka si Alilauri, professional boxer. Tatlo ang tinitingnan. Yung pinaka, yung effective punching pag tumatama. Tapos yung domination, kasi sinong nagdo-dominate ng laban. Tapos yung disruption, kumbaga pag ina-atake ka, tapos hindi ka natatamaan, may score din yun. Yung pinakamahirap, yung ala Floyd Mayweather. Mm-hmm. Na nadidisrupt mo yung atake ng kalaban mo. Pero so far, I don't think nadidisrupt ni ano eh. Natatamaan din eh. Oo. So, I think Dasma so far is leading. Pero, syempre, the power punch of Broom Broom is still there. Medyo umiinda nga lang siya. Hindi ko lang alam kung magpapatuloy. Tinitingnan mo pare, oh. Masakit na. Oo. The body shot, I told you, di ba? Ang laki ng katawan. Pwedeng puntiryahin. Pero ano rin nireklamo ni Broom Broom kanina, itinatamaan siya sa likod. Yun na nga. Oo. Pero, Pao, I'll tell you, nakailang beses rin tama sa akin dito sa likod si Dasma ng laban namin. Pero sa akin, hindi ko naiininda. Pero tama lang ba na magreklamo rin pala ako nun? Well, pwede kang magreklamo para... Magreklamo? Magreklamo ka kagad pag ginawa para makita kagad ng referee, para abangan ng referee. Minsan kasi ano, hindi nakikita eh, di ba? Actually, parang naalala ko, nagreklamo ako, hindi lang yata ako napansin. Oo. Ang sa akin lang, gusto ko lang rin matapos yung laban noon. You're brave. Yan, ganyan. Emma, warrior spirit na... Kasama kasi lahat sa laro yan eh. You don't, although it's professional, sometimes yung mga laban may mga ganyan technique. Pang malupitan na technique. Ayan. Let's go, round number 3, third and final round. At kabado na ba kayo? Yung mga tumalpak kay Dasma at saka kay Broom Broom. Relax lang kayo, may pag-asa pa to. Pwede pa to. Baka maka-knockout si Broom Broom, baka maka-knockout si Dasma. Hindi natin masasabi. Nakadepende lahat ng yan dito sa round na ito. Alright, and we shall see, round number 3. Kailangan makakuha ng hangin ito ni Broom Broom. Mm-hmm. At ag-aabang na siya ng isang malaking atake. Ayun na nga, umatake, umakap kagad. Oo. Hindi pa natatansya ni Broom Broom yung punching distance niya. Tinatakbo niya kasi malayo. Tinatakbo niya, tapos he's closing in the gap eh. Pero kung tansya niya yung ano niya, yung reach niya, he would have a better advantage on this fight. Kaya hindi nila makuha pare, alam mo bakit? Di sila nagja-jab eh. Oh, ja-jab is yung pang-measure eh. Yan na, narinig tayo ni Dasma, sinistretch niya na yung kamay niya. Lumalampas lang, ngayon na, tumalo na, oy! Taas ng kamay, was that scored a knockdown? Tingnan natin si ref. Hindi naman siya binilangan. Hindi. Hindi naman binilangan. Tigtaas ng kamay si ano. Kala niya knockdown pero hindi binilangan. Big factor yun. Oh. Knockdown kasi bawi ka agad. Kahit, na-wrestling na. Na-wrestling na. Ewan ko ba, ang na-track lagi ni Dasma eh yung mga grapplers talaga eh. Wrestling na. Oo. Pero this should be penalized, no?
Hindi pa naman. Kaya na, down na naman. Uy, buti hindi sinuntok. Nagkakabaksa ka na, pero hindi dahil sa suntok. Pero kasalanan na ni Damsa yun. Yan. Alam mo, importante kung sakali, di ba, in-score natin na lamang si Damsa. Isang knockdown lang. 10-8 rounds yun. Baka posible pa magtabla. Kung sakali makatayo, ha? Oo. Ganong kalaki. Kaya very important sa 3 rounds na panalo ka agad. And this third round, 1 minute and 17 seconds, ayan na yung hampas na suntok ni Damsa. Kitang-kita mo kung saan nagagaling yung suntok ni Damsa, ano? Oo. Yun na sa tingin kong ano, disadvantage ni Damsa, yung experience ko sa laban namin. And nakikita mo yung right hook niya kung saan nanggagaling. Kaya hindi niya ako natamaan. No? Nakikita ko lagi. So, kino-close in ko. Yeah. Kino-close in ko yung gap. Pinayakap ko siya. Nakikita ko yung right kaya hook na yun. Kaya tumama sa likod din. Oo, di ba? Eh, pagka-close in mo, minsan suntok niya, sa likod mo na. Oo, pinapump niya kasi. Tapos ang wide ng ano niya, ng tira niya. So kung nakikita. Kaso, binibigyan ng ano. Ito na, wilding out. Eh, galit si coach. Atake daw, atake. The coach, the corner knows na kailangan umatake. Oo. Dapat talaga magkaroon ng MMA edition dito sa Battle of the YouTubers. Pwede, ikaw na, gawin nilang debut, ano, fight. Pwede. Gawin ni Broom Broom Show. Parang malaki ito. Mahilig ka talaga sa mahihirap, ha? Ang laki nito para sa'yo. Actually, maliit pa nga yan. Gusto ko si Eric Eruption, eh. Hi! Sabi ko na, we're gonna go there, eh. Mainit-init ang inyong usapan. Ano ako? Okay. May rinireklamo si Damsa. May rinireklamo si Damsa. Nagagalit na si Coach. Broom, broom, broom. Ayan na! Yan na. Si Damsa, he's always, ano, executing the same strategy over and over tapos again. Tapos na yata. Ang yakapan na. Tapos ang laban. And maybe the third round, maybe, I don't know. Let's just wait. Ayan. Show of respect. Yan ang dapat. Yan. Galing. Oo. Ngayon, hindi ako sigurado kung bakit sila nagkaroon ng ano alitan at bakit sila gustong magsuntukan dito sa Battle of the YouTubers. Pero ang importante ngayon, mukhang okay na sila. Yan ang mahalaga. Kasi magkaibigan tong dalawang to, eh, bro. Oo. Magkaibigan to, eh. So hindi ko maintindihan bakit lately biglang nagpaparinigan sa social media at gustong magbakbakan dito sa ating Battle of the YouTubers. Yun na yung sagot, pare. Oo. Gustong magbakbakan. Oo. Ang mahalaga, after ng away, pag na-settle mo na, eh okay na. Let bygones be bygones, bati na pagkatapos ng sapakan. Pero at least meron tayong mga ganitong venue para i-showcase yung mga taong may init sa isa't isa. Mailabas, diba? Outlet. Outlet yan ang tawag dyan. Thank you kay mga GAGO at saka syempre Sapong International. Kaya exciting rin makakita ka ng mga YouTubers na naglalaban. Replay, let's look at the replay highlights. Ito na. Medyo kwentuhan tayo ng kwentuhan. Ito na. Yan yung mga wild shot na pasok. Ito yung kinakapitan ni Broom Broom si Damsa. Yeah, bawal yun. But of course, minsan nakakalso talaga. Pwede yun. Pwede nang basta hindi ka in-stop ng referee. And ito yung, ayan na. Ang ganda ng palitan nila dito. The wild shots, the heavy shots. Ayan na, Kiko, inaamo ka na rin doon. Asan? Parang may narinig ko pangalan mo, eh. Kaya pala tingin ng tingin sa akin dito si ano, Broom Broom, eh. Ayan na, muntik na doon. Muntik na, ayan na. Ito yung mga matitindi, ano. Ako pala ang tinatawag ni Broom Broom. Dami talagang gustong lumaban sa'yo, no? Oo. Dami, ibang klase ka. Tingnan natin, bigyan nga natin ang mic yan. Official kontrabida ka na talaga dito, eh, no? Talaga, ikaw talaga gusto nilang kalabanin. Ito na yung atake. And both of them feel that they won, but only one fighter will win this one. Ito yung nagtititigan sila. Ito yung ano, yung hali... medyo ano lang, eh. Kulang sa measurement ng konti, lumalampas, eh. Kung tumama yun, pwede. Kaso, let's wait for the official decision. Ano pa, pare? Sabi sa'yo, sinisigaw yung pangalan mo, eh. Ano pa? Oo. Well, matagal na ako hinahamon nito ni Broom Broom Show. Ever since nung after namin maglaban ni Damsa, hinahamon na ako niyan. Pero syempre, ang gusto kong kalabanin, eh yung maraming followers. Sabi ko na, eh. Diba? Syempre. Si Broom Broom, okay naman si Broom Broom, he has a decent amount of following. Pero syempre, gusto ko yung mas maraming followers. No offense kay Broom Broom, pero kung mapagbigyan, sige, lalabanan natin yan. That all depends on Makagago kung pagbibigyan niya kami.
Okay. So ngayon, we have the scorecards. Okay. Hawak na ni... Okay, alright. Akit na ako, ikaw nang bahala dito, pare. Sige. So si Pao Salud na ang bahala mag-announce ng winner. Hawak na niya ang scorecards. Akit na po siya sa ring. Kamustay mo yung dalawang fighters natin dyan, Pao? Assemble pin natin. Ayan. So ayan mga kasabong, antayin lang po natin ang final decision. Hawak na ni Pao Salud ang scorecards. Kita naman po natin ang ating mga fighters eh, hindi naman po sila ganun ka-exhausted. Nakangiti pa to si Broom Broom. Si Damsa naman, relax lang sa kanyang corner. So, ang tanong, sino ang panalo? Sino ang lamang? Sino ang dehado? Kung ako tatanungin nyo, ibibigay ko tong laban na to kay Damsa. Dahil siya ang mas naging aggressive sa opinion ko. Pero, syempre, nakadepende po yan sa timpla ng ating mga judges kung sino po ang tingin nila ang panalo dito sa laban na ito. Ayan po. Ilang minuto na lang. Kino-compute lang po ang mga scores ng ating guest commentator na si Pao Salud. Sa lahat po ng ating mga kabadas dyan, follow nyo po ako sa Facebook. Kiko Matos. You can subscribe to my YouTube channel. Kiko Matos rin. Nasa Instagram rin po ako at Badass Matos. TikTok, Badass Matos. Ayan. Ready na po ang ating scorecard. At ito na po si Mr. Pao Salud. Akit na po sa ating ring. At ang ating resulta po. All right. Mic test mic is working. Ayan po si Mr. Pao Salud. Okay. I guess we're ready to announce the winner. All right. Bell rings. Pwedeng pa isang kampana nga dyan. Here we go. After three rounds of exhibition boxing, we go to the scorecard. Judge number one scored it 27-29 for Broom Broom. Judge number two scored it 29-28 for Damsa. And judge number three scored it 29-27 in favor for your winner via split decision. Boom! Boom! Show! Ayan po, mga kasabong. Broom Broom was declared the winner. Tulad ng sinabi ko, hindi natin masasabi kung sino talaga mananalo dahil depende na yan sa taste ng ating mga judges. Dahil kahit ako, akala ko si Damsa na ang panalo, pero si Broom Broom Show ang nanalo. Ayan po, mga kasabong. Okay, alright, interview natin yung panalo. Brabe pare, alam mo. First round, second round, third round. Nakita natin talaga inatake ka, no? Unang tanong ko, panalo ka, pare? Did you expect na manalo ka and split decision, napakaigpit na laban? Una sa lahat po, lubos po ako nagpapasalamat kay Lord dahil sa binigyan niya po ang opportunity na makalaro dito sa Sabang International. Kay Boss MG, maraming salamat po. And also kay Damsa, champion. Maraming salamat kay Damsa dahil pinagbigay niya yung hamon ko. Kahit sobrang laki ng difference namin, sobrang laki ng weight ko, sobrang laki ng height ko, nilabanan pa rin ako ni Damsa. Siya ang tunay na champion. Also sa Barak 1 po, maraming salamat kay Boss Jan.
Lubos po ako nagpapasalamat dahil kahit pa paano inabakapan po ako rito sa Sabo International. Sa tanong niyo po, Sir Pao, kung in-expect ko po yung panalo, syempre po, hindi po ako gago para magsabi na hindi po ako in-expect manalo. Nag-train po ako ng almost 1 month, 6 days sa boxing, 1 month sa endurance. So, deserve ko po manalo. Alam ni Brother Damsa yan, dahil kasama ko sa paghihirap. Tol, maraming maraming salamat at nailabas natin lahat ng sama ng loob natin. Pagkatapos na itong laro, magkapatid pa rin tayo sa Barawan. Salamat sa lahat na naniwala sa almost 200,000 na tumaya. Tol, para sa inyo lahat yan. Maraming maraming salamat kay Coach Peñalosa ng Peñalosa Boxing Gym, Coach Carl, Coach Carlo, Boss MG, maraming maraming salamat sa oportunidad. Ngayon po, hinahamon ko naman po si Jonah ng basketball, boxing, or kahit anong sports. Jonah, please, pagbigyan mo ako. Kahit ano lang, para laban ng mga Bisaya to. Maraming maraming salamat po ulit sa Sabong International. Pare, last question, pare. Proud, maraming proud na Bisaya talaga dahil nirepresent mo sila dito sa laban na ito. Narinig din kita, sinatawagan mo si Kiko Matos at saka daming manalo sa'yo dahil diado ka, laki ng panalo, pare. Basketball. Boxing, kahit anong sports po ng Sabong ito. Bakit binanggit mo pa yung kinatawag mo si Kiko kanina? Actually, ang unang upo talagang hinama si Kiko Matos. Gusto ko po patunayan yung lakas ko kay Kiko Matos. Pero siyempre, magpapababa ko ng timbang para kay Kiko Matos. Tol, Kiko Matos! Ano? Let's go! Ayun na po mga kasama. Pare, salamat and kausapin din natin si Harry Damsa. Damsa, pare, maraming naniwala sa'yo. Actually, sa totoo yan, isa ako sa tingin na medyo lamado ka, pero natalo ka ngayon. Bakit sa tingin mo natalo ka? Ano bang nangyari? Hindi ko ginawa yung pinag-aralan namin tsaka yung training namin. Kumaga, eto kasi si Broom ka, ano ko talaga yan. Kumbaga, nagkaroon lang kami ng tampuhan. Siguro, pag-akit ko rito, nanggigil ka agad ako eh. Yung parang nagalit ka agad ako sa kanya eh. Nawala yung laro ko talaga. Tapos, ayun nga, sa timbang namin, yung agwat namin sa timbang, sobrang mas malaki siya sa akin, 20 kilos. Something yung laki niya. Tapos, yun nga, akala kasi nung iba, na yung laki ko, yung pa rin. Talagang nag-usap kami ni MG na magpapababa ako hanggang 65 para makabot ko yung mga pwede niya ilaban sa akin. So yun, eto, si Broom Broom, sobrang ano yan, sobrang pursigido niyang tao na yan. Tapos yun nga, natuwa ko kasi bago kami maglaban, nagsasabi pa siya sa akin na, Tol, pag nanalo ko, ibibigay ko to sa lahat ng nangangailangan. So ayun, okay lang din. So walang kumbaga manalo matalo, ayos lang parehas kasi itutulong niya lahat eh. Itutulong niya lahat. So mas kabiliban natin tong taon to kumpara sa akin. Kasi Broom mas kabiliban natin kasi mas iisipin niya yung iba para sa kumbaga hindi lang pang sarili. Itataya niya yung sarili niya para makatulong sa iba. So salute, brother. Yung mahalaga, thank you very much that in defeat graceful ka. Salamat, pare. Pare, bago natin tapusin ito, ibibring ko lang, bigyan ko lang ng chance, pare. Siyempre, naging bihikulo ang Sabong International at saka mga tumalpak dahil lahat ng pera nyo mapupunta sa magandang bagay. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon sabihin, saan mo ba mapupunta yan? Last na to, ha? Okay. Actually po, hindi po ako sumali rito sa Sabong International Boxing Event para po sa sarili ko. Kaya po ako sumali rito para po sa 1 million. Na sinabi po ni Boss MG, yung 1 million na yun, yung tournament na 65 to 60 kilograms. So expect nyo po, magbababa ako ng 60 to 65 kilograms. Para po, hindi po para sa akin. Para po sa mga taong tinutulungan ko po, sa mga matatandang nagtatrabaho sa kalsada kahit may pandemya, sa mga batang hindi nakapag-aral, para po sa kanila yon. So yun po, yung napapanalunan ko po dito, itutulong po natin. And especially, sa mga riders natin, mamimigay po ako ng 5 helmet. Maraming salamat po. Alright, there you go. Broom Broom Show. Thank you very much. And wrap up na tayo kay Sir MG. Yon.